dahil naka-confine pa po si Mami Oni, nag-post po ako sa page ko na baka may gusto kong itanong sa akin, comment mo naman, sagutin ko through vlog or through video. Bored na ako dito sa hospital. Yes, sobrang bored na po ako dito sa hospital. Pero hi ka muna, Tito Vince. Ito yung trip na ngayon. Mag-couple-couple ka mga damit. Ayan yung set. O, kahit ikaw may trip? O, kahit ikaw nagsabi couple-couple tayo. Bakit parang hindi na? Wala. Doon ka na. Magsasagot ako ng mga tanong. Ano? Yeah! Ayoko. Baka natis ko. Baka inabas mo. Ayoko. Okay, so yun mga besiko. Nag-check ako ng mga tanong. At sasagutin ko yan dahil nga wala akong masyadong ganap dito sa ospital, syempre. Work-work pa din si Mami Oni. At saka wala, ngayon siya talaga mag-video. Alam niyo naman ako, hindi ako may ito sa pag-vlog. Okay, day! Pero bago ang lahat, bago kasagutin, yes mga besiko, wala na po yung dati kong page, wala na po siya. Yung po yung meron almost 5 million followers. Yes, dahil po sa kaka-report, wala na po siya. At ito na po yung bago kong page, Mami Oni Fowler. And dyan po ako nagpo-post, minsan ang winners, ng pag-giveaway. At ako ano-ano pa, yan po yung page ko again. Sana i-follow niyo po ako. Yan po ang nag-isang legit ko na page, Mami Oni Fowler. So, yun, kayo tayo mga besiko. Sagutin ko na ang mga tanong ninyo. Okay, first, by Ira Miranda de la Cruz. Bakit po nagkagalit kayo ni Papa Oti? O, di ba? First na tanong pa lang. First blood, ha? First blood. Actually, marami nagko-comment sa akin ito. At si Papa Oti po ay ang partner po ng ate ko. Yun po yung ate ko. Ayoko na sagutin po ni pinaka-dahilan kung bakit. Kasi medyo mahaba yung money. Yung hugot. Pero, gusto ko lang i-clear na hindi po ako galit sa kanya. Kasi mas okay yung galit ako eh. Nagtatampo ako. Cute siya pakinggan, pero pag ako nagtampo, iba. Ganun siya. At ang gusto ko lang naman, syempre, kahit ganito-ganito ako, pag nagbibigay ako ng respeto, sana ibalik. Ilang naman. Again, nag-live naman na lang si Odi. Actually, hindi ko siya nireplyan. Hindi ko siya kinakausap. I just want na mag-focus siya sa ate ko. Yun. Kasi madali magsabi ng mahal kita. Pero, yung i-appreciate mo yung taong nandyan para sa'yo palagi, yun yung gusto kong mangyari. Kaya, wala pong reply, wala po akong kahit na anong reaction. Actually, first time ko nag-react. So, yun, pero naniniwala ko na lahat ng bagay ay may kapatawaran. In God's perfect time. Ganon! Okay, next, by Rica Ramos Limbo. Kailan po malalaman yung nanalo sa paraffle nyo? Sabi niyo po kasi Mami Oni, September 1, October na po. Hello po, minsan po talaga, aminado ako. Sabi ko, sorry po talaga, nalate ako ng post. Ganon talaga, pero na-post ko na po yan. Kung nalate ako, pinaka-maximum na nalate ko is 5 days. At inaamin ko minsan sa pag-ibaw, hindi ko na napansin, ayaw nga pala, nanalo ng ganito pera. Hindi pa natin napapadala. Kaya minsan inaaway ko si Aviona, kasi sabi ko, babe, di ba i-remind mo sa akin? Sabi, hindi na-remind ko, kaso diba, nasa labas tayo, walang signal, etc. etc. Pagkakamali ko yun, honest mistake. Pero pinapost ko po yun mga besi ko. Hindi po ako nang papag-iwaway, tapos hindi ko po binibigay. So, napost ko po yun, okay? Next, by Janela Nazariona Nazarionda Daniel. Hirap naman ang name mo, basta si Janela. Ano po yung unang naging reason mo bakit ka po nag-undergo sa iba't ibang surgery? Thanks po, keep safe. Ang unang naging reason ko kung bakit ako nag-undergo sa operation kay Doc Yapi, yes, the Icon Clinic, yan yung IG at FB nila, at TikTok ni Doc Yapi. Kasi, dati nagkaroon ako ng work na kinakailangan talaga magpa-opera ka. Yes, totoo po yun. At every time na meron kaming bonus, sinasabi sa amin, kailangan na yung mag-improve. Since nakaharap kami sa camera, and that is online casino. Way back pa, siguro 2 years old pa lang si Tyronia. So yun, pinapili ako kung ipapalayo po ko yung legs ko kasi sobrang taba. Eh ayoko, gusto ko yung legs ko mataba eh. Or magpailong ako. So nagpailong ako nun. Ganon. Yun, yun yung una kong reason kung bakit ako nagpa-surgery. Leon Manto na si Necesario. Ang hihirap ng pangalan niyo. Bakit nagtatagal mo, Idol Tony? Sana mapansin mo ako. Thank you so much again by the Idol Clinic, Doc Yapi. Yes, thank you so much. Yan, pagkalat mo yan. Okay, next is by First Jean Lira.
Mami Odi, kanino po bibigay yung old iPhone 12 Pro Max mo po? I love you, Mami Odi. Magaling ka na. Please ingat palagi. Thank you po. Ang iPhone 12 ko po kasi ay dalawa talaga. Kasi lagi dalawa yung phone ko. So, yung isa po ay nakay Papi na po. Magaling ni Papi. Oh, dalawa. So, yung ginagamit pa natin ngayon ay iPhone 13. Tapos po, mid phone 12 kong isa pang extra ko talaga. So, yung isa pong 12 Pro Max ko ay nakay Papi na. At sa mga hindi pa po nakakanood, ito po yung vlog ko na yan. Nag-unbox po ko dito sa ospital na iPhone 13 Pro Max. Yes, ma'am. Gumaling-galing ako doon, no? Vicente. Medyo parang nabuhayan ako bigla. Okay, next. Shaina Domingo. Label reveal with Vicente. Label reveal? Label reveal with Vicente. Black label. Ano bang label natin? Ano nga? Okay. Baka sa iyo. Ano nga? Naniligo ako. Ah, naniligo pa rin siya sa akin. At lagi pa rin siya nandito para sa akin. In good times and in bad times. Yeah. I'll be on your side forever. Okay, next. By Nicoline. Kasidsid. Kasidsid. Mami Oni, may tanong po ako. Ano ang mas importante sa'yo? Pera or oras? Sana ma-shoutout ako. Lagi ang ng vlog niyo na Toro Family. Pagaling ka po, God bless. Yes, thank you so much po, Nicoline, Kasitsin. Ano ang importante sa akin? Lagi namang ano eh. Lagi siya sabi sa inyo, you can't bring back time. Kaya, importante talaga ang oras o ang time. Kaso nga lang, sa totoo lang, sa panahon ngayon, reality, is lahat ng oras ko ay naubos kakagawa ng pera. Para magka-pera, para sa future ni Tyronia. Kaya para sa akin, mas importante ang pera. Kasi siguro kung ang daming pera, para sa future ng anak ko, na-safety ko na lahat, okay na, marami na akong oras para naman sa sarili ko. Mas marami kami time ni Tyronia magkulitan na lang. Chin na lang. Ganun. Mismo. Yun. Okay, next by Mary Joy Malyari Serrano. Simula ba nang masakit ka ng iko? Mami o yung nagamit na? Masakit ba nung naano ka na ulit? Actually, yes po, totoo po, na nagamit na po. Ang nangyari, ako, sarili ko. Yung topic ka na naman. Tinay ko siyang ganun eh. May kasalasan ko, Ted, kaso ay, parang yun nga, medyo masikip na hindi ko may pasok. Inatama ko. Nakagirus ako eh. Ano ito kung sa magigit ganun? Ay, Ted. Inagtanong ko may anak. Sinagtanong eh. Sinasagot ko lang naman eh. Ay. So, again mga besi ko, sa mga di ba nakakapanood, napasikip po ako ng echo po yung Doc Yapi. Isang po yung vlog ko na yun. Yes, yan na yun. At yun nga, tinry kong mag-ganun. Kaso, uy, parang ano siya, parang dry na hindi ko maintindihan. Basta hindi siya may ganun. Masigip talaga. At yun nga, syempre sobrang proud ako sa echo ko. Kasi, kay MJS yung echo ko. Ito yung vlog ko naman. Yung ano? Peg-peg daw ni Paulier, sumikip. Kaya nanin siya. Okay, next, bye. Yang Fang Fansen. Basta Chinese ata yung pangalan. Or Japanese, hindi ko alam or Korean. Okay. Mami Oli, pagaling ka po, gusto ko sana magtanong, paano niyo po nakokontrol yung puso niyo na hindi marunong magtanim ng galit sa isang tao? Okay, magandang tanong to. Actually, hindi siya madali. Pero kasi, para sa akin, habang tumatagal, parang nare-realize ko, nakapagod na kasi pag puro galit. Alam mo yun? Parang yung pakiramdam kasi is, puro galit, di ba? Puro galit. Siyempre, may nagawa sa akin, di ba? So, ang eksena ko, hindi ko rin talaga nakontrol. Like, bako, away ako dyan, di ba? Napapaload yan, may pinagalaban ako, dami kong ganyan. Dami kong ganito. Ay, sorry. Dali ako. Dito lang ako, so dami kong ganito, ganyan. Putang ina, ganito, ginawa sa akin, ganito, ganyan. Lalo na pagdating sa anak ko. Then, na-realize ko na too much energy, yes. Too much effort, too much time, ang dami kong ganap, ang dami kong, alam mo yun, yung galit, kuot, sakit, gano'n. Kirot ng, ito kasi yung puso ito. Ang puso. So naisip ko na lang, nagkaroon ng pagkakataon na pwede nang maging okay. Alam mo yun, let go na lang, yes. Hayaan mo na lang. Doon ako nakapag-start na, ay hindi na ako parang magtanim ng sama ng loob sa taong to. Then doon babalik may mga pinagsamahan kayo, pagkakaibigan man yan o relasyon, gano'n siya. Kasi parang, sobrang daming masyadong energy na kakapahagod. So maganda na lang na positive na lang tayo. Hindi naman masama na minsan maniwala tayo sa humanity. Mali mo.
Di ba? Mali mo, magbagong tao. Mali mo. Maging okay naman pala lahat. Mali mo, bukas tayo na. Okay, next. Fiola Paula. Mami Oli, kung sakala magiging kayo ni Tito Vince, anong name ng love team nyo? Alam mo, matagal na namin pinag-iisipan yan. Alam mo ba? Hindi mo pinag-iisipan natin kasi sa TikTok at tayo mga lumalabas ng mga account na super sumusupport sa amin Tito Vince. Sa totoo lang, may Team Tons. Ay, Tons, di ba? Or Tons Family. Meron pa... Viton. Yan, yeah, ganun-ganun sila. Pero ano mo sabi ko? Nag-usap kami dito. Meron po pinagsama-sama tayo na tayo ron. Yung Viton niya, tayo tatlo. Oo, Viton niya. Team Vito, Team Tovi. Ang dami lumalabas na pinagsama-sama yung pangalan namin. Pero sabi ko, huwag naging tayo kaya. Huwag mo ganun sa kanya. Paano kaya pa naging tayo? Kasi parang wala akong bet sa kahit na anong nabuo ng mga tao sa paligid. So ginawa ko, syempre sa iPad, di ba? Nagsulat. May pencil, nagsulat ako. Tapos, nabuo namin, if ever lang naman ha, hindi ko naman sinasabi na magiging tayo. Ang sinasabi ko lang, hindi, reality lang. Paano pag naging tayo? So napag-usapan namin, sinulat ko, di ba? Vince, Tony. At ang nabuo namin ay, na nagustuhan namin together ay Team? Onins. Yan, Team Onins. O-N-I, O-N-I-N-C-E. Onins. Onins. Mami Onin Tito Beats. Onins! Yes. Ganon. Okay, next. Benje Abelia Vito. O, diba Vito yung pangal? Vito. Mami Onin, ano po ba yung naging sakit mo? Ba't napa-admit kayo po kayo bigla? Yun, mga best ko, again, naka-admit niya ako sa hospital. Nandito yung nangyari na yun, yung October 6, 2021, yung video ko na yun. May findings po kasi na may bacteria po sa akin at sobrang hindi po ako umihin po sa pagtatae. Sobrang nadadiarrhea po ako. Every 10 minutes, 30 minutes, hindi na po ako lumalabas sa CR kasi yun lang yung pagitan ng pahinga. 10 minutes, 30 minutes, tayo-init ako. Tapos lahat ng kinakain ko, sinusuka ko. And yung findings nga po is may bacteria ako na malaking possibility po na food poisoning po ang nangyari kay Mami Holly. At marami pong namamatay sa ganyan. So, time yun, nahirapan na ako. Sabi ko kay Vicente, dali mo na ako sa ospital. Makaluhod na siya. Makaluhod na ako gano'n. Sabi ko, dali mo na ako sa ospital. Kaya ko pa naman, pero madedehydrate na ako. Then, pagkarating ko dito, buti, medyo okay naman yung BP ko. Normal pa. Lahat okay pa. Ang hindi lang normal is yung sugar ko. Kasi 50 na siya. Eh, ang normal daw is 80 to 100. O, parang gano'n? O, parang gano'n. Nakalimutan ko eh. So, yun siya, nakikita niya naman medyo mas okay ako ngayon. Pero once na nakabita na naman ako ng mga antibiotiko, groggy-groggy ako. Oo, na naman to. Tapos nahihilo na naman ako. Tapos mamaya tatay ulit ako. So kung dati, mga 100 times ako magtay sa isang araw. Dahil kung mga dati, mga parang 30 times ako bumabalik ng CR sa isang araw. Ngayon mga ano lang. 7, gano'n. So, medyo... So, hindi pa ako sure kung makakalabas ako kaagad. Kasi kailangan ma-stop yung pagtatay ko talaga. Pero, pasintabi po sa mga kung may kumakain. From watery, medyo buo at malambot na po ang poop ni Mami Ron. Hindi ko alam, pero inapin ko kayo. Medyo okay ako, pero hindi pa total. Yes, so, yes, mother. Okay, next. Ceci La Forteza. Ano ang gagawin mo kung sakali ma-out of love sa'yo si Tito Vince at may love siya sa mismong kakilala mo? Sobrang labo naman niya. Hindi, anong nga ito gagawin ko kung sakali ma-out of love? Oo, sagutin mo siya, if ever. Eh, di ba clown? Wala eh, ganun yung nangyari. Wala yung magagawa. Tatanggapin ko. Ganun. Wala eh. Hindi ka naman maiilaw sa mismong kakilala ko kung ako yung mahal mo. Tama, may point naman siya mami. Pero hindi naman mangyayari yun. Sino ang crush mo? Wala. Nakakilala ko. Ikaw lang crush ko. So, masabihin ko dito na ikaw lang crush ko. Sinabi ko na, siya naman crush ko. Che. Uche, uche! By Cedric Pellico. Sa mga nangyari sa buhay, pumasok ba sa utak mo na magpakamatay? Yes po. Nagkaroon po ako ng mga ganong issue noong 2016. Ito yun, yung mga parang mga article, mga pictures sa Google. Naka black and white lang kasi naglaslas talaga ako. Katamahan ang tawag dyan.
Kaya ako nagawa yan dahil yung iba dito na subaybayan to eh, itong gantong ganap kong issue 2016. Oo. Nung na-question yung ano, pagiging nanay ko kay Terolla, sobrang naapektuhan ako. Pero sa ngayon, medyo mas matibay na si Mami Oni, ganun. Hindi ko na ulit gagawin yun. At nandito pa rin yung Bakaska, so hindi ko mapakita kasi may swero. Ano. Eh, swero ako eh. So, at huwag na huwag yun po sana gagawin yun. Kaya hindi po yung magandang gawain. Sobra, napakasarap mabuhay kahit mahirap. Minsan masaya, minsan ang hirap, minsan masaya, minsan malungkot. Huwag niyo sayangin ang buhay na binigay sa inyo. Okay, next. Christelle May Aquino, sana manotis Mami Oni, ano po yung pumasok sa isip niyo at napatawad niyo po si Rob at tinulungan niyo po siya sa bago niya. Love you, Mami Oni. I love you too. Wala naman pumasok sa isip ko na, ay, patawarin ko na lang kayong bigla si Rob. Hindi naman ganun yung nangyari. Ang nangyari kasi talaga, ito yung vlog ko na yon, makikita niyo naman. Yan. Marami kasi kaming aso ni Rob at kinailangan ko talaga ng tulong ni Rob doon. Malamahal ng aso na yun si Rob at akala talaga na yung mamatay na siya. At hanggang ngayon, naaasahan ko si Rob dahil marami pong malalaki kaming aso na hindi mo pwede sa Toro Condo at nakailan po hanggang ngayon. At hanggang ngayon, nag-usap kami ni Rob kung kamusta na yung aso, parehas namin sinusuportahan. Yun. At yung part na kahit anong galing mo sa tao is kinailangan mo pa din siya dahil meron kayo na buong mga bagay-bagay na nagdudugtong sa iyo tulad ng mga aso. Parang anak lang eh. Oo, parang anak kasi yan eh. Maalam niyo naman ang malamit ng puso ko sa mga aso. At nasubaybayan din niya ng mga iba na naman sa akin. So, naisip ko noon, walang pagpapatawad actually nung una eh. Parang isang tabi na, bahala na. Ito si Biggie, paano si Labella, sila buong baby boy, anong gagawin natin? Ganun yung nangyari. So, yun siya. Mas inisip ko yung kapakanan ng mga baby dogs namin kaya sa galit ko. Surprise. Oo, hanggang sa napag-usapan na lang, kapatawan na lang, yamo na. Sabi niya pa nga sa akin, o ano, kunin mo ba yung kotse? Ando naman yung kotse, kung gusto mo, sige na. Ganun, sabi ko, di na, wag na, dami ko, kotse naman ako, sige na, yamo na yun. Sabi sa akin niya, basta yung, hanggang sa napag-usapan na namin yung kitero niya, naayusin niya. And, syempre, masaya kasi okay na lahat ngayon. Okay, next. So, totoo yung issue na buntis ka, hindi po, kahit sapak-sapakin niyo ako, hindi po ako buntis. Okay, ito, pakita ko lang. Yan, hindi po ako buntis. Kasi pag mabubuntis ako, sinong tatay, di ba? Wala naman kasi ako sinayang buntis ako, ang post ko, ito. Ang sabi ko, bala kayo dyan, basta ako masaya ako. Yun lang, sa kagano'n lang ako. Hanggang sa lumabas na yung vlog ni nanay, ito yun. Yan, lahat kami buntis, di ba? O, di ba? Hindi ka lang. Wala namang sa ebuntis ako eh. Okay, by Kenneth Gutierrez Lozada. What is your motto in life? Ikaw, what is your motto in life? Ang ganda ng motto mo. Ang ganda. Na-inspire na ako. Hindi kasi marami kasi motto na tinuro sa akin. Pero siguro yung pinakatumatak sa akin na talagang pinanindigan ko hanggang ngayon. Aim high, stay low. Aim high, stay low. Oh. Kasi malawak na yun, tsaka malalim. Gets nyo? Okay. Ako ikaw. Naman, wala sobrang dami kong favorite na moto. Kiss mo to. Ano ba? No. Ay ko. Ano yun na? Eh? Ano lang? Ba't na malayo ka na sa akin? Ano, nalalagyan na ako dito? Ay, ako nalalagyan ako sa iyo. Nakala ko to. Ako naman. Ang favorite motto ko in life, sa dami-dami ng stone motto, it is better to wear slippers than to carpet the whole world. Ay, oo. Like, ang ganda rin sa inyo, di ba? Mismo. Mas better o mas okay na magsuot ka ng chinelas para hindi madumihan ang paa mo kesa i-carpet mo yung buong mundo para lang hindi madumihan yung paa mo. Parang ganon. Mas maganda ikaw yung mag-adjust kesa yung buong tao sa paligid ang pinag-a-adjust mo para lang sa'yo. Oo, sabagay. Yung point. Hindi mo kasi kontrolado lahat ng tao. Oo, hindi. At saka kunyari, nasa isang lugar ka, matuto ka mag-adjust kung ito lang yung meron, ito lang yung ganap, ganito yung ugali niya, mag-adjust ka lang din. Alam mo, oh, makisama ka. Ganun siya. Uy, makaramdam ka naman. Okay, next by Biggs Nitra. Gaano po kayo ka-determinado na magparatoke? Ano ang naging inspirasyon nyo sa pagpaparatoke? Get well soon po. Thank you so much. Ang pinaka nagpa-inspire talaga sa akin ng paratoke ako ay si Aaron. Like itong kinukuha sa Toro Family at si Aaron, pag nabibiring up ko to, or nabubrought up ko to, lagi siya sabi, sorry na, mami, grabe ka naman. Kasi hindi ko makakalimutan dati,
kakapanganak ko lang. Tapos nag-scroll siya sa Facebook. Sabi niya sa akin, uy, oh, syempre kakapanganak ko lang postpartum, di ba? So ayun, nag-scroll si Aaron noon, way back 2012, kakapanganak ko pa lang ng FB. Sabi niya, ayun, sexy naman nito. Sabi niya ganun. Syempre ako bilang insecure, bilang bagong panganak, bilang namuntis ko. Parang sabi ko ganun, ano nga, sexy nga, hindi naman maganda. Sabi ko gano'n. Tapos sinabihan niya ako, sabi niya sa akin, ikaw, maganda ka nga. Pag-ubad mo naman, lolo yung dede mo. Sinanganak ka na. Di ba? Putang ina, magtaso ako muntis eh. Nanganak ako, napasusuko kay Tero niya, ang ganyan-ganyan keme. Tapos bilang, ano yung manalala yung dede ko? Parang feeling ko na-respag mo ako. Tapos, yun kasi naiba yung katawan mo eh. Parang feeling ko, doon wala akong kakot, tiyan. Pero parang, ang ito ng bato ko, tignan. Kung ito na yung kilikili ko. Basta nanganak, gano'n, typical. Oo, lang ang typical na nanganak na yung changes sa katawan. Siyempre ako, ang bata ko gano'n, parang, ay, putang ina mo. Simula rin talaga, hindi na ako nahihito. Everyday, lagi ako nanonood ng, sa mga YouTube-YouTube na mga breast augmentation. At pangarap ko talaga siya. Tapos talagang nood talaga ako ng nood talaga. As in, hindi ako tumitigil. May mga times na ako, busy ako, pero pangpanood ko, gusto ko talaga nito. Gusto ko talaga nito. Gano'n, talagang pinangarap ko talaga siya. At siyempre, pag gusto mo, wala makakapigil sa'yo. Yes, sir. So yun, ganun ako katerminado. Lahat talagang ginawa ko para lang makapagpagawa ko ng dede. Dahil sinabi niya nga, at simula nun, mas gusto ko, ay, natuwa ako. Gusto ko pa ng enhance ka ako, Dokyapi, sige pa. Okay, next. Pero guys, nakaraan na po yun na. Huwag yun ang anihin si Tate Ellen. Siyempre, mga bata pa kami. Oo naman. Mga bata pa kami. Dati pa yun. At saka, sorry naman si Tate Ellen. Sobrang ngayon. Okay, next. By Rock BC. Ngayon na may karelasyon na si Rob, kailan natin malalaman ang official na score ng ating Tito Vince? Alam nyo guys, ang dami nagko-comment sa akin yan. Uy, may jowa na si Rob, okay na siya. O si Tatay Aaron, kasama niyo naman na. Pati yung mga parang anak ni Tatay Aaron, tsaka Nanay Venus. Bakit ikaw hindi pa maging kayo ni Vince? Eh, siyempre, gusto ko silang masaya. Gusto ko silang nag-ganon. Pero, hindi ibig sabihin na may jowa na yung mga ex ko. Eh, parang yun lang yung nagpahinto sa akin para hindi maging kami. Gets, okay. Gets mo? Hindi ibig sabihin na may jowa na ex ko, ah, pwede na din ako. Para lang malinis yung konsensya ko. Hindi siya ganon. Gusto ko mag-jowa ko pag ready talaga. Si Tito Vince man o hindi. Kasi, yun ang mga pagkakamali ko dati. Yung bigla-bigla na lang pumasok sa relasyon, eh, meron akong Tyronia na hindi ko pwedeng basta biglain. Mismo. Ganun siya. Kaya, hindi dahilan na meron ng jowa si Rob, o okay na kami ng ex ko na si Trisha, nakakasama ko ulit, or si Tata Aaron, ikasama ko na ulit. Hindi yung dahilan para, ay, pwede ka na mag-jowa. Hindi ganun. Si Tyronia talaga yung pinaka-kinoconsider ko din. At saka yung sarili ko na, ay, ready na ako magpakat. Ready na ako. Ang naman. Bakit siya mag-jowa? Pero siyempre, gusto ko na yung mga ganun. Ito. Dapat napatawa lang kita. Para sa gas. Ano yung mismo yun pag ano, may Tyronia ka kasi. Oo, si Tyronia. Hirap kasi baka pag mamaya, bigla kang nagka-boyfriend, sasabihin na naman ng mga tao. Hindi pa ka nakakamuhul yung anak ko, magdodowa ka naman. Mag-galag sila. Okay, eto next. By Banok. What if Vince get tired of waiting? Will you ask him to stay and why? Pag napapos si Tito Vince na magantay sa akin, huwag naman. Ano ka? Ay, tiyan ka lang. Hindi. Alam mo, kapag may taong napagod sa akin at gusto umalis sa buhay ko, hahayaan ko talaga. At ilang beses ko namang napatunayan sa inyo mga beses ko. Napapanood nyo naman ang buhay ko. Sineshare ko naman sa inyo. Lahat. Halos, hindi naman lahat, totally. Pero halos lahat na talaga. Parang 98%. Hindi talaga ako magsasabi sa kanya na magstay niya sa buhay ko. Kasi naniniwala ako, sa tagal-tagal, nabuhay ako sa mundo to. At sa dami ng mga nakarelasyon ko dahil malandi ako, na-realize ko na madali talaga na maging kayo, madali na magkaroon ng karelasyon. Pero isa lang talaga, meron marami kasing ganap na natatak na ginawa mo para sagutin ka ng isang tao. For example, ikaw, meron kang ginawa para sa akin, sobrang tumatak sa akin. At tumatak sa mga tao. Pero yung pag-stay, yun lang naman yung sekreto ng relasyon eh. You fucking stay. Whatever happens, you stay. Pero if you want out, eh then,
go out. The door is open. Jimmy, ganun-ganun. So, ang sigado na ng totoong pagmamahal para sa akin is hindi nag-stay. Yung hindi ako iniiwan. Tantaga? Oo, pero yung alam mo yun. Ah, gets ko na. Mag-stay ka na. Para sa akin yung ano, maraming obstacles ng relasyon. Pero yung mag-stay ka, tapos. Kahit anong mangyari, stay ka lang. Yun yung totoong pagmamahal. Kasi pagmahal mo, hindi mo iiwan. So, ayun mga besiko, sorry na cut. Kasi, di ba lang naramdaman yung na-cut? Kasi naglari ng another, yung swero ko ay maganda talaga ng antibiotic. Nahihiro talaga ako. So, ayun, tuloy natin yung mga tanong niyo sa akin. Tapusin natin ito. Ako ako mag-groggy ng tuluyan. Kasi nag-groggy talaga ako sa antibiotics ko. So, ayun, dalawa na yung nakasalpak kay Mami Oni. Okay, by Crystal Jane of Amen. Hi, Mami. Can you recall the most romantic moment with Tito Vince? Please share with us. I love you both, Tons. Hashtag Tons, hashtag Torona, hashtag Toro Family. Pinaka-romantic moment with Tito Vince? Ang dami. Ah, para sa'yo ba? Oo, oh, ikaw para sa'yo. Ano yung pinaka-romantic moment natin? Sa dami kasi. Ikaw muna. Para sa akin yung ano? Yung video na in-upload ni Beth. Oo, may nag-video. Oo, nag-nabigay siya ng bulaklak sa araw ng master namin ng ex ko. Ito yung video na yun, ayan, nakikita nyo. Ayan, nag-ano niya ako, parang sinasayaw niya ako, ganun. Noong time kasi niya may ako siyang blender, di ba? Kasi para yun kay Lola, yun. Kasi noong time niya buhay pa si Lola, yun para yun sa kanya. Tapos binigay niya ako nung simple yung bulaklak, ganun. Tapos niyakap niya ako, sinayaw niya ako. Ang dama niya kasi yung pain ko. So para sa akin, isa sa mga pinaka-romantic moment with Tito Vin. Pero siguro mas maraming pa ang iba, wala lang akong maisip sa ngayon. Ikaw, anong pinaka-romantic moment? Hindi, isa din yun. Uh-huh. Tsaka yung cheese ring. Ay, cheese ring. Yeah. Okay, next. Precious and Texon. Mami Ori, may chance ba na mag-spend ka ng time like a day with your fan? Thank you, sana masagot po. Parang magandang idea yan paglabas ko ng ospital. Pwede, pwede. Oy, pwede nang mag-swab. Na social distancing pa rin. Oo! Diba? Yes, mother! Pwede kong gawin yan. One of these days, so mapagaling lang ako ng todo, gagawin ko yan. Gagawin ko yan! Yan, so mag-comment kayo sa mga gustong sumali at yung vlog ko na makakasama kita. Yan siya. Nag-isayin akong bigla, diba? Pwede, pwede. Maganda yan. Okay, next. Lian ng Toro Fam. Lian ng Toro Fam. Oh, marami kasing ganito na sumusuporta sa amin dahil gising ng Toro Fam sa pangalan ng FB nila. Mami, gaano kasakit na nalaman mo na may COVID ka po noon at yung reaction ni Tyronia po? Siyempre nasaktan talaga ako. Nahirapan ako. Oh my God, may COVID ako. Yung anak ko, kinikis ko pa sa lips. Di ba ganun yung sayang natin? Yun, si Tyronia naman, sa totoo lang, mahal ako ng anak ko. Alam niya yan. Na-mess natin na matunayan yan, pero si Tyronia tayo ngayon, Mami! Nag-comment ka! Mami! Sorry! Sobrang iniwasan ako ni Tyronia, promise. As in. Inaalik ka naman po ako! Kinagisa pa ako sa alam, Mami, may comment ka pala, Mami! Galon! Kaya yung reaction ni Tyronia, kaya yun, nakakaloka. Sakto lang kasi sa akin ang COVID nung time na yun eh. Wala nga ako masyadong symptoms yung mga vlog ko na yun. Kaso na-delete sa'yo. Okay, bye! Lee Yoh! Mami Oni, yung tala tinulungan mo si Daddy Rog sa panliligaw niya, wala ka po bang naramdaman na ay konting sakit o serious man lang or happy ka na po? Sana masagot niyo po. Abangan ko sa vlog mo po, Mami Oni Fowler. Actually, noong time na nag-aayos ako, bago umakit si Jen, noong time na yon, si Rob, nakatingin siya sa akin habang nagilipit ako. Tapos sabi niya sa akin, Mami, di ba ito yung gusto mo na hindi ko nabigay sa'yo? Parang ganun yung feeling. Yun yung sinabi ni Rob. Tapos ako parang napatingin ako sa kanya, sinin siya pa yung sense. Ginawa ko pa din. Ano kasi eh, yung naramdaman ko, parang gusto kong maranasan yung ganun kaka-special na babae. Pero hindi ko alam na mas masaya pala pag ginawa mo siya sa ibang babae. Alam, it's a lot. Hindi ko ma-explain ang ayos. Parang akala ko, ako yung pinakamasayang babae pag ginawa sa akin yun. Pero mas naramdaman ko talaga na mas ako yung pinaka-pinakamasayang babae nung nakapagpaiyak ako sa saya ng ibang babae dahil ginawa ko yung para sa kanya. Ganon. So, mas that's something na mas malalim. Kaya, wala akong naramdaman sakit nun, kundi alam mo yun, parang itong taong dating minahal ko, ngayon yung mahal na siya. At ngayon masaya na siya, okay na ako. Hindi na ako mag-aalala. Ganon yung pakiramdam ko. Ganon siya. Hindi siya yung pain na, sana ako yan, sana ako nalang ulit. Ganon, wala ganon.
Selos? Wala. Hindi, ano, hindi mo parang pagselosan si Jen kasi sobrang dibo niya. Maano siya, mabait siyang babae. Hindi siya important, ha? Tulad nung dating... Pero, ano ka kayo? Okay, next. Ellie Aina Makaluwag Esma... Ano ba to? As a mother po, ikaw ni Pretty Tyronia, paano mo napapaintindi sa kanya ang mga bagay-bagay na hindi niya dapat maranasan at her age? Salute po ako sa inyo, mami. Not perfect mom, but the best mom ka po ni Tyronia. Yes, thank you po. Marami talagang moment na nakapahay na lang talaga ako. Kasi syempre, at her age, hindi talaga dapat naranasan niya. At pero naniniwala ako na marami din nakaranas sa edad ni Tyronia ng mga bagay-bagay kasi lumaki sila ng broken family. So, meron siyang kinilalang daddy, tapos hindi nag-work, hindi naging okay. Pero, ay pinapaintindi ko sa kanya ang mga bagay-bagay with reality. Kasi ayoko yung mabuhay siya sa fantasy na, ganito pala pag nagmahal ka forever. Ganito pala pag ganito tayong buhay natin, laging masaya, laging masarap. Hindi. Pero, ino-open ko at in-explain ko kay Tyronia ang reality. Hindi naman lagi ang reality ay malungkot. Na ang reality din, minsan ay masaya. Yes. Diba? For example, yung kay Rob, ang daming cheche dyan. Ako, anak, nakapagpatawad ka. Meron na siyang iba nakasama at hindi mo siya daddy-daddy. Siyempre masakit yun sa anak ko kahit nakamove on na siya. At kilala ko anak ko, alam ko kung nakamove on yan o hindi, okay? So kahit nakamove on na siya, may konting kirot yun sa kanya. Pero yung positive naman ang reality doon, anak, malaya tayo. Malaya ka na parang wala kang hatred sa tao. Alam mo yun, wala ka ng galit sa puso mo. Yun din yung reality nun. At yung reality nun is, baka kasama mo ba siya kung gusto mo siya ka makabandi? Diba? Kung gusto mo makabandi si Daddy Rob. Ganun yung pagpapaintindi ko kay Tyronia. Again, hindi nga ako perfect mom, tulad ng sabi nyo. Hindi ko rin sure kung ako yung the best mom for Tyronia. Pero eto ako. Hindi ko na alam kung tama o mali ako kasi wala akong idea kung paano ba talaga maging nanay. So, learning process pa din ako. Okay, Bayana Grace. So, next relationship mo po ba? Gusto mo ba na private na lang? Ayoko nang ganun. Ayoko, gusto ko buldaran. Gusto ko ba nag-away ka na mag-alay mo? Ulit ako, gago ka, ganyan-ganyan, kapinawa mo. So, ano, magmamahalan kami, ano, kalat sa buong mundo. Kasi naniniwala ako na mas masarap ang pag-ibig kapag pinagpapanakandakan. Pinangangarandakan. Yun. Amen. Mas okay sa akin yung ganun kasi, guys, nangihirap. Hirap kaya, natago ko yung relasyon, tapos pag nahuli, mag-picture lang. Tapos, sabihin ko, wala akong privacy. Tapos pag sinabi nyo ng privacy, pinili mo maging public figure. Dapat, alam namin yan. Nangihirap. Mas maganda na lang, vulgar na lang. Mas komportable ako nang nakikita nyo kung paano ako, ay jowa ako, ganun, na nag-iwalay kami, ganyan, ano ba yun? Okay, by Ma Elena Fabra. Di ba po nagpatatoo si Tito Vince ng name nyo? Hindi po ba kayo natakot na baka hindi kayo magtagal pag naging kayo? Di ba po may nasabihan pa nagpatatoo ka na may number mo ay hindi kayo magkakatuloy or break in po kayo? Hindi po ba kayo natakot mangyari yun? Pero natoo kasi ako Tito Vince sa noo niya ngayon ng Tony Fowler. Hindi. Nasa sa inyo yan. Wala sa tattoo yan. Dami kong ex ni naman ako pinatatoo. Nag-iwalay din kami. Pwede sa tao? Depende sa tao. Hindi totoo yun. Pero sabi ni Tatan, kasabihan daw yun ng mga tattoo artist. Shoutout sa kapatid ko, Tatan Fowler Tattoo. Okay, next. Jack Cantada. How to be you po? Paano magkaroon ng isang genuine heart despite sa mga panloloko, criticisms, and judgments? I love you, Mommy On. Yes, I love you too. Yan, sobrang ganda ng question na to. Ganda. Interesting. Very interesting. But it's English, so Tito Vince. Hindi. Ang ganda ng question na to kasi hindi lahat ng tao ay nakikita na genuine yung ginagawa ko. Diba? Na hindi ko na kasi kasalanan kung hindi nyo abot yung abot ko at kung hindi nyo naiintindihan kung paano ko intindihin ng isang bagay. Kung para sa inyo kaplastikan at ginagawa lang naman ito din para sa pera eh. Ang pagiging impokrita nyo, impokrita. Paano ako magagawa? Paano magkaroon ng isang genuine na heart? First, kailangan alam mo kung paano yun. Kailangan dapat alam mo kung ano ang ibig sabihin talaga ng totoong pagmamahal. Yun. At saka, kapag nagkaroon ka na ganitong pagkakataon, parang ako, kaya siguro single pa din ako ngayon. Pag alam mo kung paano mo mahal ang sarili mo, alam mo din kung paano magmahal ng iba. Dahil hindi siya selfish, hindi siya tagalog natin makasarili. Hindi ka magiging self-centered.
ay marunong ka magparaya, magpaubaya ng mga paghibagay. Marunong ka rin magpalipas ng kasalanan ng ibang tao. Marunong ka magpalipas ng kasi ganito, ganyan, ganyan siya. Walang hate. Love lang. So, naniniwala ko itong nag-comment na to. Dahil ganyan ka mag-comment, isa ka siguro sa mga tao na nakakita kung ano yung ginagawa ko. Kasi siguro meron ka ding genuine na puso. Meron ka ding talagang totoong pagmamahal. Kaya I salute you. Thank you so much. Tanong mo na yan. Dahil di lahat ng tao ay may ganyang puso. Naniniwala sila. Excel, ginagawa ka nila ako ka-break. Galit. Dapat forever, sumpa, sumpa po utak. Ina niyo, ganun. Ganun ka babaw ang utak ng ibang tao eh. Pero pag nagpatawad ka, ah, wala yan. Mahal na pa yan kasi ganyan-ganyan. Ano mo yun? Saan babaw? So, thank you sa isang malalim na... Katanungan. Ate? Or kuya? Kasi Jack, di ko alam. Okay, next! Joe and Amigo Gekalaw. Ano yung pinakatutunan nyo pagkatapos na pinagdaanan nyo na super nagpabigat ang kalooban nyo? Ang pinakatutunan ko po ay, palagi kong ulit-ulit sinasabi to, you can bring back time. Stop the hate, spread lang tayo ng love. Kasi you can bring back time. Eto, next. By Vitonia. O, di ba yung mga gumagawa niya dito ng FB? Vitonia, pero niya. Vitonia. Yung picture na gano'n. Oo, yung picture pa natin yung sa vlog ni Papi. Eto yung vlog na yun, o. Ayan, o. Pak! Yung mga nakasatay na pala. Okay, next. Pwede or may chance pa ba makabalik yung mga dating Toro Fam? Kung may balak pa kayo na magdagdag pa ng member ng Toro Fam. Okay, ganito. Sagutin ko muna nasa dulo. May balak po ba kami magdagdag ng member ng Toro Fam? May possibility. Sobrang pinag-iisipan ko na magkaroon talaga ng reality show the next Toro Family member. Sobra, pero hindi pa sa ngayon. Baka next year. So, abangan niyo ng mga besi ko. Kasi marami naging message sa amin. Gusto ko po talaga yung Toro Family member. Ganon. Makabalik yung dating Toro Fam. Hindi ko makasagot yan. Pero sa dami na nagtatanong sa akin, ngayon ko lang ito nasagutin. Bakit wala na si ganito? Bakit wala si ganyan? Ba't hindi na ka nagkakasama ni ganito? Kasi ka ni ganyan? Magkakaway ba kayo ni ganito, ni ganyan? May mga bagay na hindi ko na kinakwento. Hindi ko alam kung saan ako lulugan sa totoo lang. Kasi minsan sabihin ng mga tao, bakit kailangan ikwento pa yan, Tony? Ang toxic masyado ng Toro Family. Na parang akala mo, wala kayong nakabangga sa buong buhay niyo o hindi kayo nag-aaway ng pamilya niyo. So, ako ayaw ko na ikwento, toxic daw, toxic. Pag hindi ko lang masinabi, ayaw niyo akong tigilan, uy, fans kami, akala ko ba bukas sa libro ang buhay niyo, Tony? Bakit hindi niyo ikwento sa amin? Karapatan na kayo malaman niya bilang sumusuporta na malaman bakit wala na si ganito? Bakit wala na si ganyan? Ba't hindi mo na nakakasama si ganito? Bakit wala ka na sa vlog ni ganyan? Ang hirap, hindi ko po alam talaga kung saan ako lulugan. Ayan, hati-hati, parang dagit namin dito, Vince. Ang aking puso at ang aking utak. Tama ba? Tama. Ang hirap po talaga. Pero, sasagot ako na nasa gitna lang din ako. Lahat ng nakikita niya na wala na Toro Family o hindi ko na nakakasama, isa lang po ang sigurado ako. Wala po akong ginawa o pinakitang pangit sa kanila. Wala. Wala po. Wala akong tatapakang tao. Wala akong sinaktan. Siguro ganun lang talaga ang buhay. May darating sa buhay mo at hindi para magstay, para dumaan lang at magbigay ng lesson sa'yo o patulungan mo at alam mo yun, at dadaan lang siya. May ganon. At that is reality. Oh my God, paulit-ulit tayo. Pero hindi ibig sabihin nun ay galit ako sa kanila o masamaan loob ko. Pero marami din na wala na dito, may umalis, may ano lang, pinaalis ko din, syempre. Kasi, anak akong tao sa bahay, alam niyo mga issue na ganyan. So, maraming ganon na masama din ang loob ko, syempre. Kasi pinangakuan ako na hindi ako yung iwan. At alam niyo kung sino kayo. At alam niyo kung gano'n ako naging sobrang mabait sa inyo. Pero, hindi ko na nasagutin kung sino yung mga yan. Unless, simulan ako ng gulo. Dahil yung mga yan, ang inaaway nila ay yung ibang member ng Toro Fam. Pero ako hindi ako inaaway. Kasi wala po ako pinakitang pangit sa inyo. Wala akong ginawa sa inyo. Puro pagtulong at pagmamahal lang. So again, pasensya na. Kung sa ibang bagay, ay hindi ko na masagot kasi ayoko na silang mapahiya. So yun lang. Amen. Okay. Rosalyn Cornero, sino po ang gusto niyong makita ng artista at makakulab? Shoutout na rin. Nag-iisa lang po talaga ang gusto kong makakulab. Na lagi ko sinasabi kay Tito Vince na first time ko maging fangirl ng isang artista. Kasi kahit sa Hollywood, wala akong idol eh. Idol ko sa sarili ko eh. Alam mo yun? Nag-iisa lang po ang gusto kong makakulab at makita. Dahil gustong-gusto ko yung personality niya. At yun ay si Kim Molina. Yun. Yan lang mga besi ko. Sobrang gustong-gusto ko siya yung personality niya. Kung paano siya
Tsaka yung katawan niya para sa akin, parang ang sex-sex niya. Ano mo yun? Kahit, syempre hindi mo natin ang katawan ay perfect, di ba? Kahit hindi siya perfect na perfect, pero para sa akin ang sex niya, maganda siya. Attitude, confidence, gano'n. Ako lang sa mga mabayin siya talaga. Oo. Di ba kasi na-meet ko siya? Di ba may video kami ni Gerald na Moles? Eh di ba mag-ano sila? Sumama siya sa shooting ng video namin ni Gerald. Bumeso siya, maayos siya, mabait siya, sobrang kulit. Yun. Kaya pag may mga post yun, si Kim Molina, na makikita nyo sa FB niya, nag-post siya, tapos may nag-comment na Tony Fowler, may check yun, verified ako yun, totoo ako po yun. Oh my God, idol, ang galing niyo po, talagang ganun. Support ako sa kanya. Hindi lang ako sobrang updated sa kanya, todo-todo na talagang lahat ang supportahan ko. Pero I'm a big fan. Hindi ko lang napapatunayan kasi medyo busy din akong tao. Pero I'm a big fan, sobra, sobra. Okay, second to last question by Jen at then sa Senyor Rosa. Mami, kung mawawala yung COVID-19, magkakaroon po ba kayo ng meet and greet ng buong Toro Fam? Sana ma-answer mo po. Yes, putang ina, meet and greet party. Yung meet and greet na tang ina, solid. Doon tayo ulit sa Paolo Sisters online palengke. Dahil wala ng COVID, hindi na ako matitibi patrol. Let's go. Okay, at ang last na mga tanong, dami na ito. Ayan, lahat puro tungkol kay Tito Vince. Kailan ba maging kay Tito Vince? Ano gano'n kay Tito Vince? Okay, kapag kay Ate Mariba, okay na, sa'yo tayo, ano, kay Tito Vince? Next year mo, maging kay Tito Vince? Pinapakasa mo lang mo si Tito Vince? Ayan, most requested na tanong. So dahil dyan, parang din yung tanongin, oh, tayo na. Sobrang mas nakikilala ko si Tito Vince sa mga tumatagal. At syempre, lalo na ngayon, nakakasama niya ako sa worst days ko at sa'yo rin. Sa, alam mo yun, tulad ito, di ba siya yung kasama ko. Kahit bagong opera siya, siya yung kasama ko dito. Parehas kami yung pasyente kung iisipin mo. So, nag-aalagaan kami. So, mas okay kami ngayon. Yun na yung masasabi ko. Pero yung kailangan sabutin, ganyan-ganyan. Ang ano kasi dyan, ang system, paano mo masagutin kung di naman natatanong? Natural lang. Sorry lang mga best, ikaw sana na satisfy ko. Siyempre ano? Oo, kaya nasumagot. Sumagot ako. Ano? Siyempre ano pa ako eh. Kumbaga, siyempre kailangan mo nga ng man, di ba? Nagpapakaano pa ako. Huwag kayo naman kayo stay. Ikaw kayo lagi. Nag-joke lang ako. Nag-joke lang ako. Hindi, gusto ko lang itong opportunity na, no, na magpasalamat kay Mami. Siyempre sa pag-alaga niya sa akin ng operahan ako, tsaka sa effort sa pagtitaga everyday, sa naiiyak ako. Sa mga... Ito naiiyak. Bawal ka umiyak. Asa thank you. Thank you din po. Thank you din. Kaya umiyak, bawal ka umiyak. Ikaw eh. Sorry. Basta, sorry ako sa lahat kay, ano, kay Mami. Sa lahat. Sa pag-alaga niya sa amin, Toro Family, sa pag-alaga niya sa akin, sa effort. Basta! Maraming salamat. Alright. Kaya na umiyak, bawal umiyak ka. Bawal umiyak. Makakakuha na naman ako ng kulakot. So, ayun, medyo nagkikimadrama sa Tito Vince. Kasi thankful siya sa akin. Siyempre, thankful din ako sa kanya kasi nga, siya yung kasama ko dito at makita niyo naman yun. So yun lang mga besi ko, sana natuwa kayo. Papa, baka lamahin ko pa ito. Malamang mag-uusap kami pagtapos nito. Yun lang, sana napasaya ko kayo sa mga tanong yung atin na nasagot ko siya. Ang gulo ko na. Kasi na-apektohan na yung utak ko ng gamot, antibiotic. Medyo nahilo na rin ako. So yun lang mga besi ko, yan. Suggest po kayo ng next ko, vlog or video. Yes, comment po kayo. Yun lang mga besi ko, sana nagumaling na tuloyin si Mami Oni. I love you so much. Yes, please like and subscribe. Kena umiyak. Bye! Good vibes lang tayo. Love, love, wa. Huwag for hate.